Hi, this is Facilia. So today I'll be giving an honest review about Oxecure Gentle Skin Cleanser and Oxecure Ultra Gentle Moisturizer. So if you're interested to know more about the pros and cons of using these products, watch the whole video. So I will talk about first the Oxecure Gentle Skin Cleanser. So let's talk about the packaging first. So yung na-receive ko from the Home Tester Club is a 200ml bottle. So okay yung packaging niya, malinis tignan, and may isip nyo kasi nung may ano pa to, meron pa siyang plastic, kumbaga meron pa siyang picture ni Alden. So, sa unang beses, maisip mo, baka pang, pang men lang to, pang lalaki lang. So, hindi. So, for, for everybody siya. So, okay naman yung packaging niya, malinis. Pero yun nga, siguro for the ladies, hindi mo iisipin sa una na pang lahat siya, baka isipin mo for men, lalo na color blue. But kasi yung gentle cleanser, and I think yung pang for acne, magkaiba sila ng color. Yung for acne is color green, and the gentle cleanser is color blue. So, yun yung difference niya. So, yun. I received the 200ml bottles from the Home Tester Club. For free. I received it for free. So, ayun. Tinest ko na siya for 7 days. Kaya ngayon, nagbibigay ako ng honest review. So, about its texture, yung sa product mismo. Nung unang beses ko siya ginamit, medyo hindi ko in-expect na pagkalagay ko sa face, naglalather siya. Unlike other gentle cleansers. Medyo mabula rin siya, kahit papano. Tapos, after mo siyang gamitin, ramdam mo na moisturize yung face mo, pero naglalather siya maigi. Hindi katulad ng ibang cleansers na, parang mahirap siya hugasan after pagkatas mo maghilamos. Ito hindi. Madali siyang hugasan, then wala siyang naiiwan na parang film or residue para dun sa face. So, ayun. Tapos, ang okay sa kanya is, it's pH 5.5, which is, I think, the normal skin pH. So, kaya hindi siya harsh sa balat. But, ayun. Sa texture niya, hindi yun in-expect ko. Naglalather siya. Medyo naglalather siya compared sa other gentle cleansers. So, what I think from using it is, okay, medyo okay sana siya, pero along the way, 7 days ko siya ginamit, diba? So, yung mga pang fifth day ko siyang ginagamit, medyo napansin ko, okay siya sa buong face ko, except sa side ng nose ko. Medyo nag-dry lang siya. Siguro yun din dahil nga kasi hindi siya yung katulad ng gentle cleanser na nag-iiwan ng film. Siguro doon na sana yung balat ko talaga. So, ayun. Kaya, na medyo nag-dry. And sa una, actually, hindi pa siya super dry. But, medyo namula siya until na nag-dry. Medyo may hapdi ng konti. So, after mga 2 days, ayun, parang 6th-7th day ko, medyo nag-dry na siya, tapos nagiging flaky. So, yun lang yung ayaw ko sa kanya. Well, pero I have a combination skin kasi. So, dry yung face ko. Hindi naman super dry ha. I mean, yung face ko, saktong dryness. Tapos, bukod sa sensitive yung skin ko. Saktong dryness. Tapos, yung sa side ng nose, yun lang yung medyo super dry talaga. Super dry talaga siya. So, minemaintain ko talaga siya ng moisturizer or serum para hindi siya mag-dry. Tapos, yung sa T-zone ko is oily. So, yun nga. I have combination skin. So, siguro, yung pagda-dry ng sa gilid ng nose ko,
maaaring yung iba hindi ma-experience yun kasi syempre iba-iba naman tayo ng type of skin. So meron, ang alam ko may 'di ba yung type of skin kasi merong combination skin, may oily skin and may dry skin. So yung sa akin combination, since dry yung buong face ko, then yung T-zone ko oily. So ayun. Ayun lang yung hindi ko nagustuhan sa kanya kasi nag-dry yung gilid ng nose ko. So well, may sagot naman ako doon. yung after mangyari doon, nag-flaky. Actually, until now, medyo flaky pa rin siya. So, na medyo nire-remedyohan ko siya with the use of the ultra gentle moisturizer. So, ito yung pangalawang bibigyan natin ng review. Ayun, medyo naputol kasi nagising na yung baby ko. So, ayun. So, for now, I'll be giving a review naman about Ultra Gentle Moisturizer ng Oxecure. So, I think, dun sa dalawa, kasi medyo 50-50 ako dun sa rating ko. Pero, dito sa Ultra Gentle Moisturizer, ito yung mas okay sa skin type ko, I think. Kahit pa paano nakatulong siya dun sa sinasabi ko nga na dryness from the gentle cleanser, which is yung sa dun sa gilid ng nose ko. So ayun, okay yung packaging niya din, same yung itsura. Then what I like about is may pump siya. So hindi ko alam kung kita. Ayan, may pump siya. Kaya makokontrol mo yung labas ng product. So ayun, hindi siya, kasi yung iba, diba, yung di, ano lang, kumbaga, screw cap lang. Pag natanggal na yung cap, pag nasobrahan mo ng pisil, masyadong marami yung product na lalabas. So, ito, makokontrol mo siya since meron siyang pump. Ayun, yung gusto ko sa kanya. And another, yung texture niya kasi, hindi siya yung katulad ng iba na sobrang liquid or parang serum-like na hindi siya ganun. Medyo malapot siya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Malapot siya. Malapot siya. Parang ayan siya. So, hindi ako marunong sa focus. Nakikita niyo pa rin yung face ko. Ayan. Malapot siya. So, ano rin siya. Isa pang gusto ko sa kanya kasi matipid siya. Kumbaga yung pea size na yun, makukover niya na yung whole face niyo. And syempre, yun naglalagay ako sa neck din para magapantay na moisturize pareho. So yun, okay yung texture niya and mafe-feel mo talaga na moisturize talaga yung balat mo. So ayun, and yung ano pala, sorry, yung gentle cleanser pala, for ano siya ha, face and body. So hindi ako sanay gumamit talaga ng cleanser for the whole body, pero eto nga pwede siya sa body. So lalo na kung sensitive yung skin niyo sa buong katawan. Pero yun nga, kung sobrang dry, or hindi ko alam kung same tayo, pero kung sobrang dry yung skin niyo, siguro mas okay na ipa-check niyo na lang muna siya sa derma or pwede nyo naman i-try muna. Actually, pag yung mga patch test, alam ko pwede siya dito eh. Dito banda. Or dito sa may leeg. Kung hindi kayo may irritate. So, try it for a few days muna. Kung may reaction, siguro yun. Nasa inyo kung itutuloy nyo. Diba? So, ayun nga. Continuing about the Ultra Gentle Moisturizer. For me, ito yung mas better para sa akin. So, ito yung para sa skin type ko, which is na moisturize niya talaga yung buong face ko and yung nakatulong nga siya doon sa dryness from the cleanser. So, kahit pa paano, kahit medyo flaky yung gilid ng nose ko, ito lang talaga yung ina-apply ko. So, nakakatulong naman siya, definitely. So, namo-moisturize niya talaga. So, hindi ko, ano siya eh, well, mas dito kasi, ito, gentle cleanser and yung moisturizer is ultra gentle. So, siguro meron yung difference talaga doon. Kaya, mas
better to for sa para sa akin. So, ayan lang. Then, ano pa ba? Ayan, yung feeling pala niya after mo siya i-apply is like, base sa, ano, tama ba? May kalendula siya. Let's check. Yeah, may kalendula siya. Ayun, kasi I've tried kalendula na rin before sa lotion na ginagamit ko. And yung feeling niya, moisturized talaga. And in a good way to ha, pero parang may waxy, ano siya, may waxy feeling siya after. Pero hindi yung waxy na oily. Waxy siya, pero makinis. Kumbaga, parang matte, pero waxy yung pakiramdam. Ang problema lang is kapag, syempre, lahat naman ng moisturizers ganun. Pero kapag nasa labas ka, ganyan, sobrang init, ganyan, and pawisan ka, ayun, medyo malagkit talaga siya, especially sa akin dun sa T-zone ko. Pero lahat naman ng moisturizers ganun. So, sa akin, normal lang yun. Walang problema. Kailangan mo lang talaga, pag nafe-feel mo na oily na, magdala ka na lang ng blotting paper, ganyan, or tissue, ganyan, kumbaga, mga facial tissues, ipat pat mo na lang yung mga oily na part. So, ayun. Mas gusto ko to compared dun sa gentle skin cleanser. If you're looking for ano, gentle cleanser, ay, moisturizer, I recommend this. Okay siya talaga. And, ayun, yung sa iba naman, yung sa gentle cleanser, maybe, okay to para sa inyo. You can try naman. Ang alam ko, meron siyang 500 ml, yung mas malaki. Then, ito yung Dex is 200 ml. If hindi ka sure and gusto mo i-try muna, pwedeng bumili ka muna ng 200 ml para matry mo kung katulad ng experience ko, kahit papano. Diba? Hindi yung malaki yung bibilhin mo agad. So, yun. For me, I recommend this product. And this one, yung gentle cleanser, mas okay na i-try nyo muna. Kasi, yun nga, baka hindi naman combination skin yung skin nyo, baka dry lang talaga, dry or medyo oily yung skin nyo, pero sensitive, kasi these products are for sensitive skin pala. So, ayun, malay nyo, it will work for you. It didn't work for me na as in super na moisturize, kasi may naiwan, pero this one works for me. So, ayun, yun lang. Sana nakatulong yung video ko for you to decide in buying a gentle cleanser and moisturizer. So, see you in my next review. Thank you for watching. So, that's it. I hope nakatulungan ko kayo sa pagde-decide if you want to try the Oxecure brand, which is the ultra gentle moisturizer and the gentle skin cleanser. So, thank you for watching, and I hope you can subscribe and like this video. Thank you.